Aking kapatid, narito pa ba ang pamilya ni Leonor? Nilisa na nila ang lugar na ito, Pepe. Ngayon ay naninirahan na sila sa dagupan dahil naroroon ang kanilang negosyo. Ganoon ba, aking kapatid? Maraming salamat sa impormasyon. Tumigil ka, Pepe. Hindi mo pwedeng gawin ang mga bagay na iyon nagugustuhan. Alam mo namang may dapat tanggampanan sa ating bayan. Subalit, Kuya, mahal ko si Leonor. Magtigil ka, Pepe! Ngunit, Tatang, nais kong makita si Leonor at makasal sa kanya. Naririnig mo ba ang sarili mong tilig, Pepe? Nakakasiguro ka na ba sa iyong kagustuhan? Mahal ko si Leonor, Tatang, at nais kong makasal sa kanya. Idende este, Rizal! Naiisip mo ba ang iyong mga binibigkas? Hindi ba pumasok sa kukote mo na maaaring mapahamak ang pamilya ni Leonor? Pepe, tinalaga ka nila bilang flibistero. At siguradong iisipin ang mga fraile na kasamahan mo ang pamilya ni Leonor. Lalo tigit kapag kinasal kayo! Laksan mo ang loob mo, senyora! Isang iripat lalabas na ang bata! Iha, aking anak, ayos ka lamang ba? Aking ina, tila ako'y hanggang dito na lamang. Kaya't nais kong ipabatid sa iyo ang aking huling kahilingan. Ang kahon na ito ay nais kong isama sa aking huling hantungan. Senorita, I'm sorry for knocking in your house in the middle of the night. But someone told me that there is a doctor here whose name is Jose Rizal. Good evening to Senorita. I am the Jose Rizal that you are looking for.
You can now come in so that we can start discussing my patient. Thank you, Senorita. Ah, Senorita, may I know your name before I know the condition of your father? Sorry, Senorita. My name is Josephine Bracken. Well, my father is George Stauber. What a beautiful name, Senorita. Now, what is the condition of your father? My father is doing well, but his eyes seem to be in trouble. Do you think you can cure it, Senorita? What is the value of my study if I can't use it to those people who need it? Okay, I will start checking your father. What a beautiful name. The name is really beautiful, but it breaks my heart to think that he won't even know it. Tila ikaw ay may kawangis. Kapatid ako ng inyong bantay. Kung inyong matatandaan, ang ngalan na aking kapatid na si Jose Tavier. Uunahin na kita. Kakaunti pa lamang nalalaman ko sa batas. Huwag kang mag-alala. Kakaunti lamang ang pagtitiwala ko sa batas. Noon pa man, ay mahilig ka ng bumangga sa pader. Lalo na kung ang pader ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Este caso de la Corte es de suma importancia mostrar el origen de la rebelión. Que empapa en sangre el alma de Filipinos. Ang mga katutubo ng bansang ito, pinagkalooban ng Espanya ng kanyang kultura at sibilisasyon, na ginawa silang maunlad na bansa sa silangan, ay nakalimutan ang kanilang obligasyon bilang mga sakop ng Espanyol sa pamamagitan ng pag-uudyok ng isang paghihimagsik laban sa inang bansa. Pinagsasamantalahan ng mga sandaling ang kanilang mga kapatid ay nakikibahagi sa isa pang digmaan sa malayong lupain. Nasasabik sa karamiga, aming muling maramdaman, at ang iba't ibang klima, malaw lang inaasam. Asahan mong panayreklamo ang iyo. Gayong sila'y nagpasa sa bayang di nila bansa at nagkamal na ng husto. Espanya, Espanya.
Jose Rizal. A través a la publicación de sus obras, no limitangere, anotación a la historia de Filipinas de Morga y el filibusterismo y a través de una interminable serie de planetas, manifiestos de todo tipo, atacando a la religión, a los frailes y a los gobiernos españoles. Imprime al pueblo de Filipinas la idea de expulsar a las órdenes religiosas para asegurar la independencia de la justa esta colonia. ¡Viva la revolución! ¡Viva España! ¡Viva España! España, mga anak mo'y nabiri na. Este despacho no debe dudar en calificar a Rizal como el alma de la rebelión. Pretende ser el salvador de los filipinos. Se le considera el ser sobrehumano exento de toda restricción que pudiera entorpecer su misión providencial. Don José Rizal es el principal impulsor de esta rebelión y debe sufrir consecuencia. El crimen de rebelión debe ser castigado con la muerte. ¡Ejecutado!